The lessee can directly, ito yung correct process. The lessee can directly deduct the 2% EWT to Meralco bill o to sa Meralco billing. Pag natanggap niya, pwede niya nang i-deduct. If the lessee can if the lessee has completed the requirements per the RR 30/2003, contract of lease, memorandum or memorandum of agreement, comma, so another to, authorization from the lessor authorizing the lessee to withhold in behalf of her or in behalf of him, yung sa lessor, and a copy of ID of the lessor, owner, or the name, the person name in the Meralco bill. Then the lessee will issue 2307 to the Meralco, to Meralco using the tin of Meralco. Pag namin si Meralco, payag ba siya? Payag siya. Marami na raw gumagawa niyan. Okay? So, hindi siya masyadong napag-uusapan. Kaya tinrabaho kong intindihin. So, yan ang sagot dun sa tanong ko na baka tanong niyo rin. Kasi may mga ganyang sitwasyon na gustong-gusto mo mag-withhold, wala ka namang magawa. Magawa niyan. So, pwede niyo yung ano, i-suggest dun sa mga kaibigan niyo. Ah, kung si lessor, kasi naka-name doon, siya yung mag-withhold, tapos... Pero si lessor, siya gumagamit ng electricity. Di, one at a time. Yung kwento ni Lessor and Meralco, wala nang problema doon kasi na-withholdan eh. So, okay na tayo. Siya din, sa Alphalis niya, ipapakita niya yon. So, lalabas, siya ngayon ang maniningil dito. Ang tanong, anong OR ang matatanggap nito? Sa renta lang o kasama yung electricity? Ng electricity? O, nag-i-issue siya ng BIR Registered Official Receipt? So, inako na niya as income niya. Okay lang. Okay lang kasi dalawang klaseng OR ang ibibigay sa'yo or sa isang OR, dalawa na. Pero kung ano, kasi parang sa tingin ko, sabi kasi, deductible as part ng expenses na ito. Deductible... O anong ininename nyo? Kapag nagbabayad ng pag nagbayad kayo ng utility kay lessor, anong accounting entry nyo? Electricity. Pero lumalabas lessor yung ano. Lessor. Yung OR ng lessor, BIR registered. Ay hindi, electricity yun eh, service yun. Hindi siya goods na, baka mabitawan mo yun, no? Pagka goods. Service siya. So, service. Lessor, nakapalisip siya ng kay Meralco. Okay na, okay. Kapayaran na buo yung kay Meralco. Mag-withhold. Mag-withhold siya si Lessor kay Meralco. Yes. Si Lessor yung kay Meralco. Tapos si Lessor, sisihin niya kami. Yes. Mag-i-issue siya ng official receipt, BIR registered. Official receipt in your name. Actually, invoice lang. Ay, hindi kasi pwedeng invoice. Hindi pwede. You cannot claim that as your expense. Kasi, babaguhin ko yung sinabi ko, pwede nyo maklaim na expense, pero sa BIR level, baka matalo ka. Mag-withhold kayo kasi, ano nyo eh, top withholding kayo, sabi nyo, di ba? Mag-withhold kayo for the electricity. Ay, hindi, kasi nag-withhold na siya eh. Mag-withhold na to eh. Parang nalito ako doon. Sige, teka. Teka, ito ma'am, para... Importante to, di ba? Kasi lahat tayo, problema natin yan.
Halika. Ayun, sige, paki-explain mo nga. Halika, dito ka na. Huwag ka na maya, ilalagay ka namin sa Facebook. Dati isang company ng DSO. Yun, palang kwento. So, yung lalagay kami ng company, wala pa kami sa meeting. So, may network ay CSO. So, ulit, sorry, meron kang, daga lang ha. Baka ma-lost ako dun sa sinasabi mo. Hold on. Huwag mo na lang isipin na may idea kami dun sa kwento mo. So, your kwento is merong company A. Yes. Sino tong company A? Si Lessor. Lessor. O, tapos? Tapos, si company B kami yun. Dati, isang company kami, nasipin kami. Sinong, isa lang kayo nito? Dati? Before. Dati, isa lang. O, di nag-split. Nag-split. So, nagkaroon ng company A, company B na, kami ay company B. Hmm. So, ngayon. Magkaiba kayo ng industry? Yes, magkaiba ko ng industry. O, tapos? Tapos ngayon, yung electricity namin, si company A, parang sub-meter ko tapos. Sub-meter. Okay. So, kada may electricity bill ay nakapalasin po ng bill ay si company A kasi nakapangalan siya kay company A. So, kahit payment po na nalala. Ang binibill nito para sa inyo, di ba? Yes, opo. So, example. Hindi isang billing. Isang billing, hindi dalawa. Isang billing na. Okay. So, example, 10,000. 5,000 yung share namin ito. Si company ang magbabayad ng Meralco bill. Mabayad ng Meralco bill. O, di nagkalta siya. Yes, ako. Okay. Okay. Pace. For the whole amount ng 10,000. 10,000. Okay. And then, si company ACC. Ito, naka-receive ng OR. Ito, naka-receive ng OR from here. Yes, ako. Diba? And OR, Tapos si company A, mag-issue ngayon siya ng invoice sa akin for the 5,000. Sales invoice? 5,000, Actually, no, lang is, paper sa kanya. So, debit note. Debit note. Debit note, as far as you are concerned, anong tawag niyo dyan? Debit note? Sa part dito. Debit note dito. Anong tawag sa, anong tawag niyo? Credit note? Credit note sa kasi pinasahan niya. So ngayon, kami magbabayad na lang kami kay Lessor. Hindi na kami lang. Ito ang gamit niyo. Ito ang ito yung kasi documents mo. Note, yes, yung debit note is payable kay company. A support is the debit note. Okay. Yun na. Hindi kayo nagkakalta sa kanya. Hindi. No. EWT. Ano pa? Bigayin na natin. Tapos na. De una, ito, doon pala sa withholding, wala kami withholding. Di ba? Ano ba kaya, top 20,000? O di may problema ka na doon. Hindi mo na makiklaim yun. Doon pa lang may problema ka na eh. Hindi mo makiklaim yung expense, kahit anong dami nung ibayad mo. Number two problem, this is a service which is supposed to be supported by an official receipt. May iba't pa nga yan eh. Problema mo, cannot claim the VAT input. Actually, ano po kami? Alinin? Pesa kayo. Nasa loob kayo ng compound pareho. So, itong Lessor ay pesa rin. May registered. Okay, so, sorry. sige, ano pa ang kwento? Okay. Ang problem mo dito pa lang may problema ka na. Pangalawang problem mo is wala kang OR. May tinatawag na primary
primary ano documents at saka yung parang supplementary. Supplemental documents. Ano yung supplemental? Yan na yon, yung debit note mo. So, ibig sabihin, ang nagre-represent ng transaction mo kasi talaga, if services, kailangan official receipt. Yon ang i-re-require sa'yo ng BIR. If it was a sale of goods, ang i-re-require ng BIR as a primary document is invoice. So, ito yung mga problem mo. Number one, dito pa lang sa problem mo na to, tapos na kwento. Hindi ubra. Di ba? Pangalawa, mabuhay pa rin to. Although sinabi ng NIRC, to support your expenses, it can either be by way of an official receipt or any other supporting evidence for the transaction for as long as the names of the transacting parties are there, the date, the nature of the transaction, the amount, the address, kung saan nangyari, tsaka pirmahan nyo. Pag yung anim na yon ay nandun sa isang dokumento, yes, mananalo ka sa korte. Sa korte yon. Sa BIR, matatalo ka. Eh kapag ka umabot, dumiretso ka na sa FDDA, huwag ka nang dumaan dun sa notice of informal. Dito na tayo kasi tatagal tayo. Final demand for disputed assessment. Sa panpangalan, wala nang control yung ano eh, yung BIR examiner na kausap mo. Pag ito ay sinayna na ng regional director, wala ka ng recourse, kundi sa CTA ka na. Ang tanong, are you willing to undergo that? Pag dumating ka sa CTA, nahiya nga ako magtanong sa abogado kung magkano sinisingil nila eh. Kasi nahihiya din silang sabihin. Kumbaga, so ibig sabihin, dahil nagkakahiyaan kami, mahal. Mahal yun. So, ang tanong, gusto mo bang dumating dyan? Ang point, okay, pagdating sa CTA, panalo ka. Tingin ko mananalo ka. Hindi naman ako yung judge ng CTA. Ang point ko lang, sa mga nakita ko, mananalo ka kasi yun ang nakasulat eh. It is very clear in the law that whatever is stipulated there, it is unambiguously stated. So be it, yun na yun. Nakasulat, official receipt or any supporting documents for as long yung anim is nandun. Mananalo ka. Pero sa BIR, hindi natin sigurado kung mapapapayag mo siya. Sa BIR level na ano nyo, pagka tinuluyan ka, wala ka ng recourse. Either bayaran mo o magabol ka sa CTA. Eh gusto mo ba yun? Baka mas malaki pa yung ibabayad. Kausap nga yung abogado na sabi niya, sir, baka naman mas malaki pa yung babayad niya sa amin kaysa dun sa kine-claim niya. Ibig sabihin, mahal. So, using those things na sinabi ko, tingin ko, there is a problem here. Hindi ko siya tingin, meron talaga. Kasi wala kang panalo dyan sa ganyang sitwasyon. Buti sana kung hindi ka tutuluyan ng BIR. Papayagan niya na, o sige, tanggalin ko na nga ito sa tax assessment nyo. O di okay. Paano kung hindi? Meron din naman kasing BIR na pumapayag. Kasi nga, pag binabasa ko sa kanya yung nandun sa NIRC, nakukonvince siya. There is no other interpretation but that. Pero paano kung matsyempohan ka ng ibang examiner na hindi sila pumapayag doon? This is another cost to you. Kung pwede, gawin nyo na lang yun kasi yung hindi yun yung mali, di ba? Yan yung tama. Gawin nyo na lang to. Yan yung suggestion ko. Kasi yan, hindi ka sasala dyan. Tapos nung tumawag ka kami sa Meralco this year, nung sabi nila, yes sir, ginagawa na po yan. Marami na pong gumagawa niyan. O di yun, problema. Ang mabigat kasi, nakalagay lang doon sa BIR 2003, pagkatapos, pag ipapa-implement mo sa Meralco, hindi naman nila sinusupport. Pero this year, tumawag kami, yes. Baka nga yung dati namin natawagan, hindi niya lang alam. Baka dati na nilang ginagawa. Okay na? Okay. Anong oras na? 3 o'clock. O game, pusin na natin to. Income payments.
Kailangan pala lulunok-lunok ka lang para gumandoli yung boses mo. Joke lang. Income payments not subject to EWT. Okay. Kapag ka-exempted sa income tax, automatic na yon. Exempted na yon sa withholding tax. Okay? Although yung ROHQ, exempted din sa withholding. Although, ano siya, 10% ng taxable income. Pero anyway, basta ang general rule, pag exempt ka sa income tax, exempt ka sa withholding tax. So, yan yung mga yon. Board of Investment, PESA, SBMA, national governments, and its instrumentalities, except GOCCs, wherein yung mga GOCCs, kasama na nga dyan yung nangabi yung recently tinanggal, parang PCSO, naunang tinanggal yung PAGCOR, yung ganon. Well, anyway, so yon, in that, ayan, yan, PCSO, removed. So, ibig sabihin, taxable na sila. Sabi dito, however, the income payments arising from any activity which is conducted for profit or income derived from real property. Meron akong client na non-stock non-profit. O di, ano sila, exempted from withholding. Kaya lang, ano yung naging problem nila? Number one problem is they have a property na sabi nila, mabuti nag-consult siya. Kung nagkataon, natayuan na yun. Magtatayo daw ng ano, kasi yung property na yon, yun ay dinonate ng mga nasa abroad. Parang yung funds, tapos pinambili nila, eh malaki yung property. Napakaluag pagtatayuan ng Petron. O, malaking kikitain, no? Kasi Petron yun eh. Sabi ko, magiging taxable yung part na yon. Kasi hindi ko mo non-stock non-profit kayo, eh absuelto na kayo. Ayan, profit-oriented yung ano, yung activity na yun, derived from real and personal. Pagka may real property involved, nagparenta ka, taxable, yung part na yon. Kasi ano lang ba naman yung kanilang ano, non-taxable? Ang non-taxable sa kanila is donations and grants, that's it. Any other activity na tinuruan nila yung kanilang mga, kasi may mga bata na sinasagip, mga lalo na babae, na prone to rape. So pag pag-alagala, kukunin nila yon, kukup-kupin. Siguro umiiyak sa daan, walang magulang, or lumayas, kukup-kupin. Yung kanilang advocacy. So non-stock non-profit. Pero nung nag-donate yung nasa abroad, nagtayo na sila ng building, yung mga foreigners, kasi medyo gumanda yung operations eh. Yung mga foreigners, pupunta sa Pilipinas, para maging volunteer workers. Eh doon tumitira, nagbabayad ng kung anumang magkano, o di taxable na naman. Wala ka talagang iwas. Tapos sa mabigat, siyempre, hindi naman pwedeng hinakot mo, tapos pinakain mo na lang ng pinakain. Tuturuan mo kung paano mabuhay, di ba? O pagka tinuruan mo paano mabuhay, eh di tuturuan mo kung paano mag-alaga ng manok, kasi may farm sila eh. Ng kambing, nakita ko na eh, binibilang ko nga yung mga doon eh. Tapos bibenta nila, taxable na naman. Wala ka talagang iwas. Hindi mo magawa ng paraan na i-prove sa BIR na hindi siya taxable. So taxable siya sa VAT, taxable sa income tax. So ang point, anything that is taxable, subjected. Anything that is ano, income tax exempt, hindi rin siya masasubject sa EWT. Okay? Ano ba yung iniisip ko kanina? Ay, yung property. Nasabi ko na ba yun? O baka nakalimutan ako. Kung sakaling maalala ko, sabihin ko na lang ulit sa inyo. Ah, naalala ko na. Ano yung certificate of tax exemption, sasabihin ko. Ha? Kasi may relationship yun sa EWT. Wala lang ako makita ditong slide. Wala sa slide. Sasabihin ko na lang sa inyo. O, ganito yung kwento nun. Yung CTE, this is what we call Certificate of Tax Exemption. Yung Certificate of Tax Exemption nila, sinabi ko, lakarin niyo yung Certificate of Tax Exemption niyo. Ayaw naman nila ipalakad sa amin, siguro nagtitipid. So ngayon, inaabutan na ng BIR examiner.
Bakit nga naman yung nalagyan na ano pa ng nabigyan pa ng ano, nagkaroon pa ng LOA, non-stock non-profit nga. So anyway, nangyari na yan eh. Eh wala kayong certificate of tax exemption. So paano yun? Hindi kayo na-issuehan. So hindi raw nila masyadong na-follow siguro or what. So ang sabi ko sa kanila, even if you do not have the certificate of tax exemption, you are exempt from income tax. Okay? Pero kung cooperative ang pag nag-uusapan natin, ibang usapan yon. Bakit? Pag sinabing non-stock, non-profit organization, involved in religious activities, involved in educational activities, yung mga sports, yung mga culture, ayun na, culture and sports, and yung pwede nga kasama yung mga ano eh, mga, alam mo yung purinari, ah, hindi purinari, yung members ka ng, ayan, labor, horticultural organization, mutual savings, a beneficiary society, yan yung mga non-stock non-profit. Okay? Organized by employees providing the for the payment of life, sickness, and or order or association or non-stock non-profit, non-stock corporation or their dependents. Ayan, government education, cemetery, yon yung nasa isip ko lang, hindi funeral. Cemetery company owned exclusively for the benefit of members. Sabihin, kayo lang talaga ililibing doon, no? Kayong-kayo lang. Non-stock, maganda sigurong idea yon, no? Yung bibili ka ng property, tapos kayo-kayo lang doon, ililibing. Meron ka non-stock non-profit association organized and operated exclusively for religious charitable. So dito sila nagpo-fall. No part of its income inures to the benefit of any of the members. No asset is named to the benefit of any member, etc. So business league, yan yung mga exempt organizations. Walang cooperative dyan. Walang nakasulat dyan na cooperative. But under the cooperative law, sa 9520, exempted ang cooperative. Maraming, hindi naman yun ang pag-uusapan natin, but just to make a point, for as long as yung transactions ay purely members, wala na tayong pag-uusapan. Yan ay exempt transaction. Pero, since hindi siya nakasulat dyan, ang cooperative required magkaroon ng CTE. Hindi siya nakasulat dyan eh. Samantalang yung non-profit organization, nakasulat siya dyan eh. Nakasulat siya dun sa pinakabatas. Hindi na niya kailangan ng CTE para ma-prove na siya ay exempt. Because the CTE in itself doesn't give you a privilege to be exempt, it is also not a source for you for them to take away your being exempted. Yung dokumento na yan, yung CTE na yan, applicable dun sa cooperative, kapag ang cooperative meron yan, yung CTE, edi exempted. Nakasulat naman dun kung bakit siya exempted eh. Pero kung wala ang cooperative, ganun, taxable. Taxable yun. Eto, kahit wala itong CTE, exempt. Okay? Ang tanong, asan ang EWT doon? Ito yung EWT. Kasi wala sa slides. Pero dahil kinuwento ko to sa inyo, I hope matatandaan nyo, I think. Inuulit ko, since nandiyan siya sa Section 30, maliwanag sa batas, sinasabi niyan, if it is unambiguously stated in the law that the entity is exempted, then it is exempted. There is no other interpretation but that. It's being exempted even if wala siyang certificate of tax exemption doesn't divest the fact that that entity is indeed exempt.
So, kung itong non-stock non-profit na naandun sa section 30 is an exempt entity, ang tanong, nasaan yung EWT doon? O ganito. Ito yung entity. Ikaw ito. Company B. Kunwari, ito yung vendor. Kunwari lang, meron tong transaction. Kasi nga, nagbebenta sila. Yung sinabi ko sa inyo, di ba? Na nagbebenta. Tinuturuan nila yung mga bata para magkaroon ng ano, ng knowledge kung paano mabuhay. Tapos isa pa, nagpaparenta sila. Kasi meron silang building eh. So hindi na natin alam kung ang pinaparentahan ba yon doon sa mga foreigners na volunteer o baka meron ng iba. Hindi na natin alam yon. So on point, vendor sila. Tama? Lessor, vendor. Right? Ikaw, company B. Magtatransact ka. Tapid holding agent. Let's say hindi renta. Kasi kung renta, you don't need to be a tapid holding agent. So ang tanong, magbibidhold ka ba? Knowing that this is a non-profit organization, income tax exempt. Eh, sabi ko nga kanina, it is in the law that it is income tax exempt. The answer is, magwi-withhold ka. Why? Because they do not have the certificate of tax exemption. Hindi ka saved sa obligation mo to withhold this person. Aanuin niya ng BIR, i-assess siya ng BIR, ba't di ka nag-withhold? Sasabihin mo, exempted sila. Oo nga, hindi natin question yun. Naniniwala ako, exempted sila. Pero wala silang ibinigay sa'yo na CTE. Nag-gets niyo ba? Yun ang difference ng cooperative at saka non-stock, non-profit organization. Okay? Civic League Organization, Farmers, or other mutual typhoon or fire insurance, dami. Farmers, fruit growers, or like association organized and operated as sales agent, etc. So, nababasa naman yan. Okay, meron tayong general professional partnership. Etong general professional partnership namin, ito ay exempted sa income tax. Nakasulat yan eh. Katulad na sinabi ko, hindi niyan kailangang mag-request ng certificate of tax exemption. It is already in the law. There is no other interpretation. Ano yan? May merienda? Wala. Ah, meron. Anong oras na ba? Gusto niyo bang mag-break o tuloy-tuloy na tayo para uwian na? Sir, anong masasabi mo? Uwi na sir. Ah, sige, tuloy natin. Ano yung sinasabi ko? We are an exempt entity in terms of income taxation, but we are vatable. Eh, nagparenta. Nagparenta kami. Pag nagparenta, yung part na yon taxable. And again, hindi namin kailangan mag-file sa BIR ng Certificate of Tax Exemption kasi maliwanag na kasulat na. Never na kinwestiyon nila yon. Wala pa akong alam na BIR examin na kinwestiyon yon. So meron tayong joint ventures, consortia, formed for purposes of the undertaking of construction projects or engaging in petroleum, coal, geothermal, etc. pursuant to an operating or consortium agreement under the service contract with the government. So, dalawa yon. May JV na for construction projects, may JV na for government. Kailangan rehistrado sa PICAB. Yung dalawa, pati yung JV. Hindi ko lala kung nandito, ha? I think naman nandyan. O, yan yun. Pag sinabing government contracts, yan. Petroleum, coal, etc. So, yan ay mga exempted. Another, an income payment shall not be subject to creditable withholding tax provided the following conditions are met. Income pay is individual. Income comes from loan. Loan income, isa lang. Total is less than. So, ibig sabihin, lahat yan, ha? Hindi or.
Kasi marami kayang individual pay na napakayaman. Malalaking kumita. Notarized sworn declaration together with COR on or submitted on or before January 15 of the current year or prior to initial payment. Okay? That was communicated way back 2018. Exempt payees. Individual payee is initially exempt from withholding tax. But if income payment exceeds 250, so yun na. The 250 is still exempt from withholding tax. The amount in excess, yun na yung taxable. Okay? If the individual failed to submit, o yan. Notarized sworn declaration to loan income payer agent, the income shall be subject to withholding tax even though, o again, exempted naman talaga eh. O yan, o, exempted. Ang sabi, the income payment shall be subjected to withholding tax even though the tax in the taxable year the income payment is 250 and below. Wala kasing sworn. Kaya yung sworn importante yan. Mawi-withhold pero hindi matatax. Gulo, no? Hindi magulo. Parang ganito. Withhold done pero hindi matatax. O ano gagawin mo dun sa withholding tax? Wala na 'yon. Wala na pakinabang 'yon. Kaya mag-ingat. Ang kakatapat nung ano, nung CTE, yung sworn declaration, kasi you are exempt, but you have to do that. Okay? To prove that you are exempt. Ay, hindi to prove eh, you are exempt. You have to do that to facilitate yung pag, para hindi ka na-withholdan. Kasi kapag ka hindi ka nag-present doon, withholdan ka. Bakit ka withholdan? Kahit pinagpipilitan mo na exempt ka, wala ka nga kasi nun eh. Siya ang tatamaan dyan. Pag hindi siya nag-withhold, itong madadali. Yung withholding agent. Okay. Look at this. Payee. Corporate. Individual. Apply withholding tax rules. Okay. Dito sa individual, tignan mo muna kung less than or equal to 50. If it exceeds, oh, hindi, if it's less than or equal, loan income payer and with sworn declarations, okay. Without sworn, o di, ano, apply withholding tax. Pero kung exceeding 250, apply withholding tax. Presentation of tax exemption certificate. Kumakaway-kaway na yung dalawang para tungkol sa pagkain. Tignan lang natin kung ilan na tayo, ha? Oh, konti na lang, oh. 105 tsaka 115. Oh, sige, tuloy na natin. Pagkatapos, kakain kayo. Kakain na rin ako, no? Pasuwi na. Sige, wala tayong break. Ano yun? Presentation of tax exempt certificate ruling. Ah, ito na yata yung pinag-uusapan natin. With explicit recognition of grant of exemption, provide a copy of the valid current and subsisting CTE taxpayer. Failure to do so, no exemption from EWT, but still an exempt entity. Okay? No CTE, you have to withhold. Pala naman eh, period of... Okay. Siguro nangyayari to sa mga companies nyo. Yung tinatawag na timing as to when you shall withhold on your bonuses. May bonuses kayo, di ba? Siyempre. Sabi niya rin, laki. Okay lang sana kung... Hindi eh. Laki ng bonus. O ngayon, ang tanong, di ba? Sabi dito, timing of withholding is either paid, payable, or accrued. Meron pa nga, recorded. E ngayon, kung may bonus ka, let's just have a ballpark figure kung ano yung sinasabing bonus. Sabihin natin,
Pag malaking company, let's say, ang average na sweldo kasama mga managers, 50,000, kunwari. Ilang ganong kalaki ba ang bonus? O doon sa net income manggagaling, di ba? Sa net distributable income manggagaling. Ay sabihin natin, possible ba na 50,000 pesos ang bonus every employee? Possible ba yon? On the average, possible ba? 50,000? Possible! Marami talagang bonus to. Hindi, yung iba kaya nakakaano, 18-month pay eh, may ganun eh. Di ba 13-month pay? May 14-month, 15-month, may ganun mga kumpanya. San mo nga ba yun? No, time mag-apply. Mag-apply na rin ako doon. Hindi, may ganun, may nababalitaan akong ganun. Eh, syempre, paya ba nga? Hindi, iba natin kung totoo. O kung halimbawa ang normal na sweldo at that time na tinanong ko yun is 20. Then, nung nag-aaral kasi ako dun sa, nung nag-MBA ako, syempre, mga lasalista yung mga ano ko. Ako naman, kaya lang ako napapunta dun, nag-ipon na ako. Pero hindi ako mayaman. Pero yung mga kasama ko, mayaman talaga. Sabihin natin 20,000 per month. Eh kung totoo yung nag-18 month sila, o di may 14, 15, 16, 17, 18, o di 5, eh 100,000, tama? Eh ilan silang empleyado? Sino ba marami empleyado dito? Ilan kayo empleyado? 300 times 100,000. 300 times 100. Hindi na kaya ng calculator ko. 300,000. Ah, 30 million. 30 million. Bonus. Normally, mangyayari yan kapag natapos na yung audited financial statements, di ba? Kasi, ba't ka magbibigay ng bonus? Ano bang pinagkabonusan natin dito? Kumita ba tayo? Kaya ka magbo-bonus kasi gusto mong i-share yung blessings ng kumpanya mo, di ba? Magbo-bonus ka. Hindi naman mandatory yan eh. Unless nilagay nilang mandatory ha. Tindi mo naman, sigurado kang kikita, no? O di may bonus, 30 million. Eh, ang tanong, magkano ang withholding tax nito? Eh, di ba ang meron tayong to more than 8 million? Tama? Yun na yung sa train law, 35%. Tama? Di ba? Di ba ganon? Ang isang empleyado kaya dun ay nag-8 million? Baka naman hindi ganon. 2 million siguro. Pataas. Hindi ko kabisado yung table kung i-check mo nga. Pag ang average employee is more than 2 million, magkano ang tax doon? O sige, para mabilis na lang. Pero tuloy mo pa rin. Ilagay natin sa 20% ang bracket. Okay lang? For purposes of this times 0.2. O di 6 million. Withholding tax. Okay? Huwag na natin pag-usapan yung fringe benefits tax. Ano na lang to? Strictly withholding tax. Kasi pwedeng may mga iba pang mga binibigay yan eh. O di withholding tax sa lahat. Anyway, bonus. O di dyan yan sa salaries and bonuses. Ang tanong, pag hindi mo to nabayaran, kasi ang tanong, kailan mo to babayaran? Eh di ba December 31, ang ano, yung cut-off? Tapos, magsasubmit ka ng financial statements. Ang deadline ng BIR is April 15. Kaya lang, baka siguro yung auditor mo, ganito matatapos, di ba? Tapos from here, saka pa lang siya, makakapag-provide ng audited financial statements. Okay, saka pa lang matatapos yung audited FSP, pirma, di ba? So, pag pumirma na, o yun yung magiging basis ng bonus. Normally, ganun, di ba? Kasi ang hirap magbigay ng bonus, January 1, bonus agad. Hindi naman natin alam kung kumita tayo or kung anong problema. So, possible na dito pa lang yan. E, ang tanong, kung dito na pasa yung audited FS, baka sakali, dito magde-declare ang management, ang board, ng bonus. Pero ang cut-off niya, ang ano niya, ang basis niya, yung audited FS nito.
Sabihin natin dito siya babayaran. Hindi ko alam kung bakit, no? Para lang may sulat tayo. Sa April 20 siya babayaran. Question, when is the withholding? Nagkataon, ang pinag-uusapan nating withholding is ano? Compensation, di ba? Pero ganun din ang principle. I-apply natin. When is the withholding? Kung compensation kasi, ano pa rin yun eh? Monthly pa rin eh, di ba? Pero kung EWT, quarterly ka na, end of the month. O di ko sakali to, May, kung dito ako magbabase. Dito ka ba magbabase? Dito? 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 Di ba pagka year end, January 15? January 15? Di ba? Withholding tax on compensation. Hindi naman binabago, di ba? So, anong ano? Saan? Saan mag-withhold? Ano na? Dita? Kasi ang sabi, accrual. Kasi ang tanong, pag dito mo ginawa yan, eh di may 25% surcharge ka na. Di ba? Ano pa? 12% na lang. Eh, yung compromise, ang laki. Ang laki ng compromise. Depende sa table. Hindi ko memoryado. Hindi ko memorya. So, may problema. Right? So, meaning, kailangan mo talagang, paano gagawin mo? Makikipag-discuss ka sa BAR niyan. So, to cut the long story short, hindi ko na kayo tatanong kasi uwing-uwi na. Uwing-uwi na yung mga andan. Ang suggestion ko is this. Mag-estimate ka na. Kita mo naman yung trend nyo last year, last year, di ba? Mag-estimate ka na. Kung nakikita mo 5 million, 7 million, 6.5 million, kung nakita mo na yung trend, kahit pa paano, unless napakahirap talaga, at least man lang mag-estimate ka. Di ba? Para, kung magkamali ka man, halimbawa mo, ang tunay pala ay 6 million. O, di ba? Ang galing ng estimate ko. Nagkamali ka, 10,000 lang. O, ibig sabihin, dito ka na lang magkakaproblema. Di ba? So, kung withholding tax nito, iaabot lamang ng 300 pesos, kahit i-multiply mo pa ng 25 yan, ng 20, hindi masakit yun. O, pagrabihin pa natin, 6.5 million, o at least ang problema mo na lang, yung 500. Ibig sabihin, magbayad ka na ng withholding tax mo based on your estimate. Huwag mo nang intayin. Kasi hindi ka talaga patatawarin dito. Nakasulat eh. Hindi ka mananalo. So, ganun din. When it comes to EWT, that is the rule on withholding. Even dun sa kaninang pinag-uusapan natin sa rental, yung mga pinag-usapan natin, the rule is whichever comes earlier. Oh, ito, yung penalties natin. Itignan nyo na lang naman yan. Ano pa ba? Parang napagod na ako dun ha. Wala bang tanong? Tingin ko kasi halos tapos na tayo. We are on the 110. Okay. Ito, yung sinasabi ko lang yung kay Kim Hinares at saka ito yung kay Commissioner Dulay. Okay? Yung requirements of deductibility. Nakwento ko na kasi yan kanina, so skip na natin. Basta pwede kang magbayad pa rin ng withholding tax mo even if there is already an LOA. Yun nga lang, bayad ka pa rin. At least makiklaim mo. Hindi katulad nung time niya, bayad ka na, hindi mo pa makiklaim. Grabe naman yun, hindi ko talaga... Ewan ko. Saan mo kukunin yung pera na yon, di ba? Income tax due, less creditable. O unang-una pa lang ng discussion natin, pinag-usapan na natin yan. Less creditable, nandito yan sa part na to. Then, BAR Form 2307,
allowed in the quarter of the tax. Yung 2307 nyo pala, ano ngayon, October. Suggestion ko, sabihan nyo na yung mga clients nyo or yung mga, kung kayo ay nasa commerce and industry, hingiin nyo na. Di ba meron tayong first, second, third quarter? O di ba November 29? So ngayon, doon sa third quarter mo, hingiin nyo na yung mga 2307s nyo. Kasi kung masyado kayong reluctant na saka na lang, ano mangyayari? Kapag ang 2307 nyo, hindi nyo hawak, ni hindi nyo pinail. Pag nag-file kayo ng income tax, hindi yung 2307 nung fourth quarter lang yon. Lahat yon, sasama-samahin nyo yun. Pag hindi mo yun ginawa or wala, hindi mo yun dapat i-claim sa ITR mo. Dapat kasi yan, every 20th day of the month following the close of the quarter, binibigay yan. O kaya ang sabi, or when it is requested. So doon na lang tayo sa or when it is requested. Kaya ang inaano ko, even doon sa mga reviewers, abutan. Kasi magkakalimutan eh. Hindi naman sila everyday nandito. So ganun din doon sa mga ano nyo. Pagka meron kayong supplier, binayaran nyo, abutan nyo na ng ano, hindi regalo ha, 2307. Abutan na. Kasi ang binayad nila, 20,000. Ang iabot mo, 20,000 din. Ganun. Di ba? Ganun ang mangyayari. O, sila mag-aabot sa'yo, 20,000. Ikaw din, 20,000. Kailangan mag-match yun. Cash and 2307 match doon sa ano, sa OR. Ganun dapat yun. Doon sa invoice nyo. Kasi kapag hindi ganun ang itsura, no? Alam mo, nag-bill na ano, invoice is 20,000. O di, ang babayaran mo, cash dapat 20,000, di ba? Eh, hindi mo naman binayaran yung buo. Let's say, nagkaltas ka ng 2,000. O di, ang cash mo 18, tapos ang 2307 mo, 2,000. Di ba? Kasi yun nasa invoice eh. So, ang i-re-receive nyo sa yung OR, ito. Ang OR is 18, tapos hawak nyo yung, ano, yung 2307 mo. Magbabalansi pa rin kayo sa 20. Kailangan sarado lagi. Hindi maganda yung, ano, yung sa office nga, kapag ang, ano, let's say, pag merong transaksyon, di i-record mo na tinanggap mo yung pera, ipasok mo na dun sa system. Ang ginagamit namin, zero. Ba mo may collection? Huwag ka na munang umuwi. I-record mo na. Dapat ganun. Hindi yung nakolekta, lagay mo na sa scratch paper, tapos saka na i-record. Hindi yung ang mangyayari, kaya nga ang maganda sa mga softwares, naka-record muna bago i-print, di ba? That is exactly the principle na dapat mangyari. Kasi, yung bank recon, nagiging mahirap lang naman yung bank recon if you did not do your work in the first place. Oh, saka na lang, uwi na ako kasi may papanoorin pa akong telenovela. So, hindi ano, hanggat hindi tapos yung trabaho, huwag umuwi. Kasi kapag umuwi ka, ay nako, katakot-takot na OT ang mangyayari dyan. Kaya lang naman nag-OT kasi hindi mo natapos yung trabaho. Parang ganon. And it keeps on accumulating. Ganon din yung 2307. If you do not collect the 2307, hindi ka maagap, darating ang time, possible, hindi mo na yung makukolekta. Kasi yung kausap mo ng dapat nakuha mo sana noong March, nag-resign na noong August. Eh, sino ngayon nakakaalam kung nasa yung 2307 mo? Sino nakakaalam ng transaksyon nyo? Wala. Hindi naman na properly transition. Eh, the fact na tumagal nyo ng March to August means baka hindi na rin niya alam yon, or the person doesn't care anymore. Kaya yung 2307 na yan, nagiging additional income yan ng VAR. Kasi instead na i-minus mo, hindi mo ma-minus.
Additional income yan. Pati yung ano, yung hindi ka makapag-withhold, i-gross up mo. Additional income yon. Bakit? Yung kayang gin-gross up mo, for 10,000, dinivide mo ng 0.98, oh, dito na tayo matatapos, I think. 10,204. Diba? Tapos mumultiply mo ng 2% times 0.02 204, o nga naman, oh, dati ko na nga pala itong alam, kinupute ko pa. Okay. Itong 204 na to, itong 204 na to, eh, entrada ka, di ba? Expense mo, ano expense mo? Ang expense mo, 100, di ba? Eh, paano yung 204? O, di, ilalagay mo dito. Hindi, tabi mo na lang yan dito. Whatever is your suspense account. Bakit? Huwag kang masususpense or masusurprise. Hindi mo yun madi-deduct. It is non-deductible expense, this one. This is not ordinary, not unnecessary expense. Administrative requirements. Oh, tapos na tayo. Oh, yun, tama. Monthly 0619E. Every 10th, iba year form. EPS, depending on category. Quarterly. At month end, kung March 31 yan, April 30. And yung EWT. Quarterly. March 31, so April 30. June 30, July 31. Okay? Annual 0604E plus Alpha Lease suppliers March 1 of the next year. Kung kaya nyo ng January, January nyo na, hihintayin pa yung March 1. Yes, yes ma'am. Kung nasa mag- ano yan? Si ano, si Rian sasagot. Siya ang gumagawa niyan. Kaya siya nandito kasi alam niya magtatanong ka. Okay. Okay, thank you. Ayun pala, parang question and answer na, na-anticipate nyo na. Oh, the end na pala yan. Okay, anong tanong? May question ba? Question na naman. Sige, teka. I-ano natin. Sabihin mo yung company mo, yung mga pangalan ng boss mo, tsaka hindi, joke lang. Meron kasi kami yung parent company na kapatid siya sa Europe. Parent company na kabase sa Europe. Ang laki nung ano ah, ng Europe ah. Oh. Tapos, yung company lang kapag kanya nandiyo sa Philippines. So, may mga purchases kami. Sila yung nag-PPR, nag-PPO. Teka, ito yung sa Philippine company. Meron kayong purchases. Kayo may purchases, no? Purchases. Ako, meron kong nag-PPR at nag-PPO ay si parent company. PR, purchase requisition? Ako, PO. PR, PO. Ito, parent company. Ang nangyayari yung goods, i-deliver dito kay Philippines. Kanino nila pinipios? Dito rin sa Europe? Yes, oo. Oh, European company B. Oh. So, pinipRPO dito, tapos ito, di-deliver dito. Yes, oo.
Okay. So, yung invoice posting, originally, proposal na siya ay company A. Okay. Invoice. Okay. Dineliver dito. Etong invoice posting na to, effectively ba, ito ba ang maniningil dito o ito maniningil dito? Si company A po ang maniningil dahil yung bills. Bills. Company A. Okay. Meron po ba kami tax exposure by that is kasi yung sa isa pero ang purchase ko ay si Pelican. Oh, deliver lang to, di ba? Yes. Parang delivery instruction lang yun eh. Parang effectively, parang ito pa rin yung kausap nyo. So, wala. Actually, that is already a legal, ano, legal question. Hindi na siya tax. Tingin ko, hindi na siya tax. Kaya parang hindi ako yung dapat sumagot noon. Although, yung mabilis kong isip doon, parang hindi. Kasi halimbawa mo, dito lang sa Pilipinas, dahil sa Wilcon, di ba? Ako ang kausap ng Wilcon. Nagpunta ako doon, nagtawagan kami. Doon may deliver doon sa isa kong kumpanya. So parang ganun lang ang nangyari. Tapos ako na yung, effectively, ito na yung nag-i-invoice, ito na yung income earner. Kasi siya yung nag-invoice eh. Pag nag-invoice, revenue yun. Pupunta sa P&L niya. Diba? Nag-issue siya ng invoice eh. Expense mo siya kay company A kasi binili niya yung... Hindi, expense niya dito tapos income niya uli. Yes, o. Kasi parang mag-offset. O, di P&L, sales, minus cost of sales, kung magkano man yun, yun yun. Diba? Kasi binil niya, o di mag-expense kayo dito, cost or expense. Hindi wala akong expense ko namin niya. Oh, wala akong nakikita. Again, that is a legal question already. Pero kung ako sasagot nun, although I'm not an authority in terms of legal matters, I think walang dapat problem kasi wala na tayong pakialam kung kanino siya nakikipag-usap. Ito, in terms of taxation, ito yung i-record niya. Goods ito, di ba? Goods. Yes po. Kasi parang meron pinakawin na transfer pricing agreement. Ah, dito yun. Kasi baka ito ay 10 million, tapos 10 million din to. Baka ganun nangyari. Tapos dito, 10 million din. Di ba? Ah, hindi na arm's length yan. Yes, active na sila ngayon. Kasi may kumukontak na sa akin ang hihingi na ng code for transfer pricing. Active na ang ano, ang BIR ngayon, even sa international, especially sa Japan. Ano na sila, nagre-require na sila ng transfer pricing documentation. Before, iniisip ko, baka naman hindi dapat kasi in 2013 naging active ang BIR dun sa transfer pricing. Pero nag-lay low eh. Nawala sa picture eh. Ang daming mga seminar sa transfer pricing. May documents din ako dyan. May libro ako nyan. Hindi ko nagagamit eh. Bakit? Wala naman eh. Tsaka isa pa, napakamahal. Napakamahal magpagawa. Minimum of... Siyempre, hindi ko nasasabihin. So, anyway, kasi nga, pag umattend kami ng, ano, ng mga meetings namin abroad, member kasi kami ng IECnet, an Association of CPAs. Pag umattend ako doon, yun ang isa sa mga pinag-uusapan namin. So kung yung taxing authority in their countries require transfer pricing, madadamay na kayo. Kasi affiliate kayo, subsidiary kayo eh. Kung ganyan ang ipapakita mo, napakadali kong sabihin, you have a big issue. Dapat kasi, yung database ng BIR, or kung kulang yon magre-research sila. Diba? Isasalansa nila yung mga industries that belong, yung mga companies that belong to your industry. Tapos titignan nila yung papaano sila nagbabayad ng mga taxes, magkano yung gross profit ratio, etc. Kapag yung company nyo hindi at par doon,
any difference thereof will be a tax exposure to you. So possible. Okay? Sige. Sir, meron kang tanong? Alin? Kahit wala ng mic. Sige, tayo. Sir, yung natulad na po dun sa yung kanina po ni kasi yung nai commissioner po, like po yung RR628 kasi sinabi po dun na magiging deductible po siya kahit anong documents basta nag-deductible po yung isang company. Hindi po ba pwedeng bigay na lang po yung contract of lease? Nandun naman po yung 6 requirements na sinabi po. Oh, yung contract of lease is a very good document already. Kasi naandun yung contracting parties. Normally may address. Na nature ng transaction, di ba? May amount, tas may pirmahan. Enough na 'yon, yung contract. Ibig sabihin mo pwede rin kung ibigay niya yung proof na place of contract, pwede niya pong maging deductible po yung sinasabi na yung lease. Ah. Ano ba yung contract of lease na yon? Rental ba yon o ano? Or part ba ng rental yung utilities? Possible kasi na itago mo na lang yung utilities dun sa contract ng lease. Parang kumbaga, ang services na pinoprovide mo is inclusive of everything. Rumenta ka, parang katulad ng mga nasa BGC or Makati na 25,000 per month ang isang upuan. Ang 50,000 yata. Ganun. 20, magkano? Hindi mo alam. Eh kasi kaya yata may ari ng opisina niya eh. Pwede ka kasing rumenta dun sa mga regus, yung mga nagpaparenta. May internet ka na, todo-todo download ka na dun. Ibig sabihin, very powerful. Ang ganda ng ambience, opisina, shared facilities. Nakakita na ako ng ganung building na sa isang floor na ganito, pwedeng limang companies ang nandito. Kasama mo sila, hindi mo sila ka-opisina, may mga IDs kayo. So, shared facilities, shared canteen, hallways, lahat. So, possible na ilagay mo na lang dun yung, tago mo na lang yung utilities mo dun sa kontrata. Mag-consult kayo sa abogado, ang sa akin lang naman, nakita ko ganun. Pero siyempre, yung lawyer na yung mag-ano, ang magbibigay ng official statement. Yes, sir? Ito ko sa ato, parang mag-release ka ng office. Kailangan mo mag-release ang business mo sa ato? Pag-opisina nyo yun, sir, kailangan nyo yun. Parang extension? Ano lang naman, 500 pesos per year. Maglagay lang kayo ng cash disbursements book. Yun lang. Pero hindi ka direct sa resibo, para kasi parang ang income, national kasi yung BIR eh, nationwide siya, so sa main office yung resibo nyo. Okay lang yan. Maglagay lang kayo doon ng cash disbursements book, at saka i-display nyo yung ano, yung registration. Di ba pag nakakita kayo dyan sa SM, makikita nyo RF lang nakalagay, tapos 001 yung dulo, 002 branch yun. So, yun lang. Ang income nun, reported sa main office. Sir, follow up. Anong difference ng branch office versus satellite office? Sa BIR kasi, parang ano lang eh, isa lang eh. Kasi ang sabi nila sa amin lahat. Ninong nila ng BIR? Ah. Kasi yung co-op namin sa company, nag-register ng branch siya, alamang. Yung co-op? Okay. So, ngayon, nakalimutan ata na nag-register. Ah. So, nakita lang ngayon kasi nagkaroon ng LOA. So, ang sabi nila, dapat daw hindi niregister as branch para hindi na magbabayad ng RF. So, satellite office na lang sana. Eh, ano yung... Kanino magre-register ng satellite office? Yun yung hindi na-clear out pa. Pero yung sabi nila. So, yun daw yung data. Kaya, wala akong ano, ang alam ko kasi sa ganyan, whether warehouse or what, talagang, anywhere you put yourself, naglagay ka ng mga kung ano-anong lamesa everywhere, or opisina, basta meron kang presence doon. 500 pesos lang naman eh, sabihin na nating satellite office. Wala na siyang masyadong difference eh, that's just 500 pesos per year.
Kasi so, paano okay lang? Kasi sa or yung mga regulatory fees. So, eh di kung ano yung income doon, eh wala nga eh. So, walang income eh. Lang. Oo. Wala siyang income doon eh. Okay. May napapansin ako sa iyo, ma'am. Parang yung mga tanong mo, sobrang bibigat na parang consultation of hindi tax training. Hindi, joke lang naman. Sige. Ah, sige. Ah, ito to, para marinig ng iba. Nag-travel kayo in the Philippines? Hindi, outside. Ah, outside the Philippines, ah. So, may mga nag-travel out in the Philippines, so pinigyan na ng cash advance. Pagbalik nila, i-liquidate nila yung mga expenses nila. So, definitely, mga nasipo na lang yun. Mga hindi na yun na, kasi sa Philippines, for example, magpunta ng airport, may taxi. Siyempre, hindi sa mga travel siya yung visit na lang yun. Hindi naman sila parang mag-issue ng requirement na natin sila ng mag-issue sila Ay, hindi. That is income performed abroad eh. So there's no taxation there. I mean, yung 2307, di ba, withholding tax siya. Para, bali, tax siya. Eh, ano siya, method of tax collection. Sino income earner? Yung taxi doon, abroad. Hindi naman siya mag... Ang sinasabi mo is ano, expense lang talaga dito, kung makiklaim mo. Ah, kasi nga hindi ka nag-withdraw. Hindi ka talaga mag-withdraw doon kasi exempt entity yun eh. Pag ito yung sa abroad, exempt entity. Pero ito pa yung sa Philippines sa mga expenses nila. Bago pumunta ng airport, kakain, mag-taxi. Mag-credit card ka. Eh yung taxi, mahirap talaga yung taxi eh. Again, hindi ako yung BAR para hindi ko kaya sagutin yung tanong mo. Kasi tanong ko rin yan sa kanila. Yung... Kasi pupunta ka sa jeep, magdala-dala ka ba ng 2307? Hindi ko kaya sagutin yung tanong mo. Kasi nung tinanong ko yan sa kanila, hindi rin nila yung kaya sagutin. That is their law. It is our problem on how we will comply with the law. Hindi kayang sagutin yung part na yun. Ah, okay. Ganito na yung solution dyan. Ganong kadalas kayong magpadala abroad? Ganong kadalas yung minsan? Oh, grabe naman yun. Oh, anyway, i-document nyo na lang. Itong sasabihin ko, parang wala akong mic, no? Itong sasabihin ko ay... Hindi ito solusyon na sasabihin hindi mo na kailangan humingi ng BIA ruling. Ito ay ginawang solusyon ng iba and kumuha sila ng BIA ruling for this. Yung case mo kasi, ang ginagawa nila, pre-compute na nila yon, pre-computed outstation allowance. Yan ang tawag nila. Doon sa outstation allowance na yon, since from the beginning naman na nag-ooperate kayo, alam na nila na let's say 25,000 naman talaga yung gastos kapag inutusan yung staff pumunta doon kung saan-saan. No, lalo na kung dito sa Pilipinas, alam naman, tukoy yun. Ilagay nyo yun doon sa policy nyo and call it as an outstation allowance. That is exempted from withholding tax. Kailangan yung kumuha ng BIA ruling, ha? Nakita ko lang na ginagawa nila yan and nai-issuean sila. Paano mo na sa expenses? Oo, kasi exempted sa withholding tax eh. Kailangan may BIR ruling. Parang familiar pala mukha mo sa akin. Ngayon ko lang na natatandaan. Hindi naman kita naging estudyante. Oh. Kaya pala. Oh, sige. Welcome here. Oh, sige, ano pa ba? May tanong pa ba tayo? Yes, sir. Yung mga resibo, hindi na ko tumatanggap si BIR ng mga invoice at liability. Kaya humihingi pa ako
naman kayo namumulot ng resibo sa Jollibee. So, yun yung mga nakaate ko ng success. So, parang last year, hindi na lang pinapanggap mo ng resibo. Basta kailangan nila yung manual ko or na nakasulat ko. So, papakain na lang ito. Medyo mahirap kasi. Hindi, kapag ano, pagkayang isulat yung name ng company, TIN, address, business style, kung meron kayong ibang name other than your company name, hindi nyo na kailangan ng manual receipt kasi isusulat na yun doon. Valid na yon. But if the COR, if the POS, CRM, is not capable to input the name of the company and the other details. Masyadong limited. Dapat hindi nga na-approve yun eh. Kasi na-approve yun, di ba? Pero kung ganon, you have to request for a manual receipt. Kung kayang ipasok. Yes. Kung kayang ipasok yung invoicing requirements, pwede na yun. Pinaka-safe nga yun eh. Matrabaho lang yung manual receipt. Pinaka-safe yun. Matrabaho lang. Pero kung kaya naman, baka naman magalit na sa inyo yung ano. Kasi okay na naman eh. Tanggap naman ng BIR yun eh. And pwede, dapat tanggapin din ng taxpayer. Kung kayang ipasok yung invoicing requirements doon. Doon sa electronic receipt nila. Hindi nyo sila pwedeng pwersahin. Kaya naman eh. Pero kung mabait naman sila o hindi kayo komportable, o di okay lang. Mag-request kayo ng manual receipt. Okay? Sir, one last. Yes. Kasi nabagin yung business style. Di ba may meron kong bagong release yung BIR niya? RMC number 55 na siya. Yung kailangan kayo meeting. So, marami kasi yung customers na nag-require nila yung business style lang. Ngayon, ang tanong namin kasi, sino naman yung nagkaroon ng misconception sa business style. Halimbawa mo, hindi ko alam kung sino may-ari ng ano, magbigay kayo ng brand. Ano bang brand na pwede nating ano? Alin? Auto Shoes. Ba mo Auto Shoes, di ba? Kung ang may-ari ng Auto Shoes is si Lito Lopez, kunwari, sole proprietor, yun na yung TIN niya, tapos hindi niya yung ginamit na trade name, ibig sabihin, ang business style niya, auto, shoes. O di kapag, kapag magpapalagay siya ng ano, ng resibo or invoice, ilalagay niya yung Lito Lopez, tapos yung TIN number niya. Tapos ang business style, auto shoes. Okay? Pero kung ang business style niya is exactly the same nung ano, wala nang point. Para ilagay. Kasi ang misconception before is auto shoes ang ilalagay mo doon sa name na dapat nga ano eh, dapat hindi, trade name mo talaga. Tapos ang ilalagay dito ay trading, wholesaling, ilalagay sa business style. Yun yung misconception noon. Ang business style noon is tinitignan na kung ano yung trabaho mo. Like in our case, bookkeeping, auditing. Hindi ganon. Kaya pagka kami humihingi ng mga resibo, invoice, managing company, CPAs, sinabi ko na yung telephone number at email, nag-advertise na ako. No? So kung ano yun, address, TIN, tapos yung business style, blanco na lang. Hindi naman kailangan. Kung talagang matindi ka pa rin, o di ilagay mo doon. Manig-manigin company, CPAs. O, ganun. Pwede. Parang di na ano yan ha? Parang di na EWT yan ha? Sige. Kasi doon sa form
Ano bang company niya? Anong company niya? Ah, company niya. Ebara. Naiiyak ka pa? Sino nagpadala sa iyo dito? Kilala ko siya. Si Mayet. Ah, kilala ko kasi si Mayet. Akala ko kasi pinadala ka ni Mayet. Tapos naiiyak ka pang sabihin, Ebara. Ah, sige. Ito yung ano company name nyo. Tapos? Yung value po yung customer namin. Customer nyo. So, ibig sabihin, kayo yung vendor. Apo. O, tapos, ito yung customer. Apo. Siya ang nag... Pre-require po siya na maglagay kami ng business dahil dun sa invoice na isa-send kami. Mag-i-issue siya ng, kayo ng invoice. Apo. Tapos, magbabayad sila, mag-i-issue kayo ng OR. Apo. A collection receipt. Apo. Sabi nito, ilagay yung business style mo. Ano ba yung registered name nyo? Ah, nila. Kayo mag-i-issue ng OR. Ah, oo, tama. Eh, ng collection receipt. Tsaka invoice. Ilagay. O, ano sabi nyo? Eh, without kumayad naman po kami. Kaya lang. Ibigay mo sa akin yung email. I-email mo ko. Ika-copy-paste ko sa iyo yung ruling na sinasabi niya. Okay. Kasi hindi yan EWT. Iyano ko na lang. Pero yun, yung sinasabi sa ruling, hindi mo kailangan maglagay ng iba pa other than your registered name if your business style is the same as your registered name. I-email mo rin ako. Ah, sige, recent lang yun. 2019 yata. O basta either RMC yun, yanan. RMC kasi yung gano'n mo. Meron yun. Ibigay ko sa inyo. Kaya parang nalalambot na ako eh. Makakalimutan ko ba yun? Oh, alas 4 na. Okay na ba tayo? Magmerenda? Ah, hindi pa rin talaga siya. Alin? Ano bang company niyo? Anong company niyo? Service charges kasi, ano eh, nakalagay interest and service charges eh. Tingnan natin dito ah, ang nababasa ko dito, interest and service charges. Ay? Ayan, may service fees kasi eh. Sa credit card to, pero hindi naman kasi exempted sa income tax ng banko eh. Interest nga nila, di ba sabi ko sa'yo, inaano namin. So, wala naman akong ruling na nagsasabi na hindi siya dapat i-ano. Bakit may sinabi ba sila na exempted sila? Service charge kasi yun eh, interest and service charges. So, it should apply in 2%. The fact na yung interest nila kinakaltasan namin, yung service charge din kakaltasan. Kasi walang reason para i-exempt yun. Income nila yun eh, taxable naman sila eh, o di ano. Bayad sila, di ba? Okay. Okay na. Talagang sinagad niyo na alas 4. Sige. Alright, that's it. Thank you. Thank you for coming. Okay. Pa-fill up na lang yung evaluation form tapos yun, may merienda tayo doon, ha? Okay, thank you.